Sa mga lady riders dyan, mag-ingat kayo sa mga mapagsamantala sa industriyang ito. Hello everybody and welcome to another Makina Editorial. Medyo matagal-tagal na po tayo hindi nakagawa ng Makina Editorial. It's been a long time. In fact, we have another channel for that. It's called the Isawsaw Natin YouTube channel wherein we talk about stuff like this. Kaso yun nga, we have a new admin and hindi na namin mahugot yung old password from the old admin dahil nakalimutan din niya, and we just gotta figure that out. This Makina Editorial is about the video that I saw last night. May in-upload po ang isang motovlogger. Her name is Laika Luminous. And she's been ranting and raving or warning other motovloggers or women in general about certain men who can behave like predators in a way. I guess yun yung dating sa akin. There are two things that I want to tackle in this video. So one is yung comment na sinabi niya na niregaluhan siya ng isang 8K na motor. He loves to give gifts. And sponsoran niya pa nga ako ng motor worth 8K eh. And the other one, yung sinabi niya na huwag magtitiwala ng sa kahit kanino. Ang point ko lang sa vlog na to, guys, is huwag na huwag kayong magtitiwala ng buo kahit na kanino. Lalo na sa industriyang ito. Na-realize ko na nagkalat talaga sila dito. Mahanap lang sila ng target. Now, before I get into those two topics, ang itinutukoy dito or pinapatamaan niya, ang pinaka-clue niya dito sa guy na nangahasal sa kanya, ang pangalan niya or tinawag niyang Kalbo. So I'm gonna call the guy Kalbo. Now, Kalbo, if you are watching this, I just wanna make it clear na wala akong tinitira sa pagkatao mo, in the sense that I'm not talking about you. I mean, we are here to criticize the action and not really the person, right? Plus another thing, guys, hindi naman natin alam yung kwento ni Kalbo, eh, di ba? Mali ko ba ano yung side din niya versus yung side ni Laika? And with all due respect on both parties, ginawa ko naman tong video na to hindi para gumitna sa inyong dalawa, di ba? I hope you two become friends one day. I hope you two sort things out and everything will be all right. So I just want to talk about those two topics lang. So first, yung 8K na motor. I gotta get that thing off my chest. Kasi ano ba yung 8K na motor? Ano yan? Laruan? O gulong? Diba? Sa buong buhay ko kasi never pa ako nakaranas ng makabili ng isang 8K na motor. Well, nakabili ako ng 13,000 peso na motor. This was an old Honda Cub na pagawain. Anything cheaper than that, di pa ako nakahanap. So I just think that maybe, just to clarify na, OOC lang ako dito, baka yun mean an 80,000 peso bike or scooter. Baka yun. Okay, so yun. I just want to talk about that, put that aside. Now, we're gonna talk about yung sinasabi mong do not trust anybody. Now, Laika, I get you with that and I actually agree with you. Why? You know, ako, may daughter ako. And that's the same thing I'm gonna tell my daughter. Sabihin ko sa kanya, pag laki niya, huwag kang magtitiwala sa kahit kanino. Yung mga lalaking yan, don't trust them, okay? Why can I say this? Because I'm a guy and I can say that all guys are fuckers, okay? Yung mga babae, tignan niyo yung tatay ninyo. Your dad is a fucker. Bakit ko ito nasabi? Look at yourself in the mirror. You're alive. Nabuhay ka. Paano nangyari yan kung hindi fucker yung daddy mo, di ba? So, you're gonna tell me parang, paano na yan, sir? They're all fuckers. Ano, di na tayo mag-uusap na. I'm just pointing out here that men are hardwired that way. So, ang thing dito is you gotta choose the right fucker, di ba? Are you gonna choose a beta male fucker na wala nang ginawa kundi mag-Facebook buong araw, manghasan ng babae, clingy, needy, is not doing anything to improve himself? You know, that kind of guy. Siyempre, wag yun. You want an alpha fucker. You want an alpha male fucker. Masculine, lalaki. I'm not talking about siga or barumbado or pamacho. I'm talking about a guy who's got his shit together, a guy who's constantly improving himself. He's out there, he's driven, he's got goals. And he's not in, you know, going emo dahil hindi siya sinagot ng mga babae. Diba, nagpapaka Romeo and Juliet na siya. That's not the kind of guy you wanna be. Now, why am I addressing this? Because, alam mo, sa motorcycle industry natin, dumadami na nga yung mga babae. Nakakatuwa na nga yung nangyayari. And we have a show called Multuwa-tuwa. And I always say there's no other point in history kung saan makakita tayo ng ganyan karaming lady riders. Tapos eto na naman, you're gonna have some guys just driving them away, turning them off. The last thing we want to do is to have another Me Too movement. Diba? I mean, kawawa talaga mga babae. In all the industries, kesyo sa band scene, sa showbiz scene, sa movie scene, sa workforce, sa corporate,
lahat na lang may some sort of harassment going or hassle born out of this whole libog. I'm not saying na ipapabebe natin yung mga babae na lang parate or special treatment. I mean, women can hold their own. This day and age, they don't really need constant na parang chivalry all the time na lang. I'm sure matutuwa sila, but there's a way to do it na hindi na naman nakakairita, di ba? Just put aside gender and look at the whole community ng motorcycle industry. Yung community natin, isang solid unit. We're all in this together. Let's not drive each other away here, right? Kita mo nangyari ngayon, o de may nakatapat ang isa na isang influencer at gumawa ng video. As of this video, everybody's sharing and watching this and commenting. Feeling niya, hindi niya ako mabilog. Ganyan, wala siyang nakukuha in return. Sabi ko kasi sa kanya, as his tropa, all I can give him is my time, effort, and pag-intindi sa kanya, and pagkinig sa mga rants niya. That said, ano ba yung pumapasok sa lalaki? I mean, what goes on? Can a guy and a girl be truly friends? The answer to that is yes. Pero before that happens, may mga dumadaan or mga stages na ginagawa or mapasok sa utak ng lalaki. And again, it's not because guys are evil, it's just that they are hardwired this way. Guy meets girl. I'm talking about a scenario na single yung guy, hindi ko na muna papasukan yung mga lalaking may asawa na, or yung mga lalaki na may mga girlfriend na, tapos di pa rin ako contented. I'm not talking about it. I'm talking about a single guy. What goes on a single guy's mind? Guy meets girl. Una, first, am I attracted to this girl? Number two, can I get into this girl's pants? Kaya ko ba siya maging jowa? Kaya ko ba siya maging girlfriend? So, pumapasok. So, first, am I attracted to her? If the answer is yes, it's now gonna go to the next stage. Can I win her over? Is she in my league or is she out of my league? If the answer is yes, kaya niya, susubok na yan. Diyan na magkakaalaman if you're a beta male, whiny, needy, clingy guy, or a guy, right? You pursue, you know what to do. You're a gentleman, you know how to behave. It's gonna be a nice flow between masculine and feminine, di ba? Yan ang magandang mangyayari dyan. Before the whole friends thing comes into play, yan ang unang papasok sa single guy to a girl. Ngayon, kung first, am I attracted to this girl? Tapos ang answer ay hindi. Doon pa lang papasok, pwede ko ito maging tropa. Or number two, I am attracted to this girl, pero she's out of my league, hindi ko to kaya, she's just in a different level. Yun, pwede ko siya sana maging kaibigan, di ba? Hanggang pantasya na lang ako, pero magiging kaibigan ako para sa kanya. Yan yung pumapasok more or less sa utak ng lalaki. Medyo nagto-tone down lang yan pag yung guy is already with somebody else and is content. I'm talking about the guy who is not prone to just fucking all the girls that he sees na yung loyal na lalaki, may mga ganun na talagang pepreno, makikita mo hanggang doon talaga siya. Shutdown na lahat ng any kind of opportunity to fool around, di ba? Sa mga lalaki, why would you want to not behave like a whiny beta male na, well, di ba, wala na lang progress eh? Why? Because you're gonna end up not getting a high value woman. You're gonna end up with a cheap woman. Gusto mo ba yun? Is that what you want? You want a cheap woman. Yung mga babae din, nobody wants to be a cheap woman too, right? And the girls also want to have a high value guy. So if everybody's behaving like that, and diyan siya papunta, di ba ayos, di ba? Hindi ka cheapan. Again, mabalik ko lang sa dalawa, Laika versus Kalbo. Wala akong inaano sa mga pagkatao ninyo. This is based on a reaction to the video and how we can better get along with each other sa motorcycle industry. Yung mga conflict here and there, I think that's healthy. Little arguments or difference of opinions in the industry, okay lang din yon. Pero pag ganto, na parang predator na yung dating, hindi maganda yan. Okay? So, yun lang. This is Mac and Etoro. Let me know what you think about this whole thing. What's your point of view on this one as a guy and what's your point of view on this one as a girl? Right? Ciao.